na tayo. Kasama si Carlo. Ay, si Coco Martin pala. Sabay-sabayan natin ha, na silipin ang kanyang napakagandang bahay na may 2,000 square meter na mansyon. Ng mga tao o masaswerte tayo sa buhay natin, importante ang
sala ang living area natin, kagaya ng bahay. Ni Coco Martin na maayos, malinis. Ah, dapat po warm ang energy. This will signify maraming opportunity na darating sa atin. From the main door, may sala ang receiving area. So nakita natin na from the main door ng bahay ni Coco Martin, meron siya magandang receiving area. Ang magandang receiving area, kasi ang door is the mouth of the chi. At may magandang receiving area, dyan mag-stay ang energy. At this energy na to will transform into prosperity and success. Yung mga negative energy, mga cleanse dyan. So maganda, pagpasok ng bahay nyo, may isang magandang receiving area para the energy ng mga negative ay mag-cleanse, mapunta passive. At yung mga passive nyo, mas ma-enhance, mas maging prosperity, mas maging success. Make sure natin, ang living room natin, lagi pong may tao sa living room natin. Ang living room kasi o ang sala na hindi na pupuntahan o walang tao, this may signify stagnant o hindi magandang chi na pwedeng mag-enhance sa bahay ng mga negative o hindi masuswerteng energy sa bahay natin. So anong pwedeng cure natin dyan? Maglagay tayo ng radio, maglagay tayo ng music, mag-iwan tayo sa sala natin, at least man lang every month yung sala natin, kine-position natin, kahit i-align lang natin yung mga upuan, pagpagin natin yung mga cushion, mga ano dito, mga pillow sa sala natin, make sure natin palitan natin yung cover ng sala natin, kung may cover man yan, make sure natin insensuhan natin ang sala natin para magkaroon ng energy. Magandang-maganda talaga ang sala o magandang-maganda talaga. Paminsan-minsan, may mga family members, may mga kapamilya ka, may mga kaibigan ka na pupunta ng bahay mo, may small salo-salo. Dapat lahat happy, dapat lahat masaya para enhance ang swerte sa ating bahay o sa ating tahanan. Rooster ba to? Opo. Rooster and... Ayun, nakapansin-pansin natin dito ang rooster na may fish. Alam niyo si Coco Martin, based on the Google search ko sa birthday niya, Year of the Rooster daw si Coco Martin. At ang rooster, siya yun, yung kanyang sign yun, may kagat-kagat na fish o may nahuling fish. This signifies na abundance. Yung fish ni Spera, eh, no? So yung year sign niya, lagi niyang nahanggap o nakukuha ang opportunity o nakukuha niya lagi ang swerte sa kanyang buhay. So rooster with fish, magandang decorative yan. Also, bukod pa sa decor yan, also this signifies sa kanyang magandang feng shui yan. So mabibili ng mga decor, so mabibili ng mga lucky charm feng shui, make sure niyo po na bago kayo mag-display ng kahit anong sign sa bahay niyo po, ay swerte yan. Dahil example po Year of the Rooster ka. At ang 2023 is the Year of the Rabbit. Kalaban po ng rooster, ang rabbit. Bawal mag-display ng rabbit if the owner of the family member ka na rooster. Dahil ito mag-signify ng misfortune or bad luck sa kanya. So bago bumili ng mga decors, bago bumili ng mga lucky charm, make sure nyo po, bago mag-display sa bahay nyo po, make sure nyo po na may isang feng shui master kayo, legit magaling na feng shui master, na mag-check para mag-check natin kung maayos o hindi ang i-display sa bahay. Ayan, nabalik pa rin tayo sa rooster na may kagat na fish. This signifies yung mga sales, mga negotiations, mga deals, mga PR, ay nagiging prosperity. Nakukuha niya yung mga deals, mga negotiations, mga PR niya to, nagiging pera at makakain niya to. It signifies na swerte sa kanyang bahay. This translates to close deals o mga contracts. Tradition, may tinatawag tayong money coin. Ang money coin ay isang bilog, sa gitna niya may isang square. Sa ceiling natin ay bilog, tapos may isang square tayo. This signifies money from heaven. Tinatawag natin heaven's luck and earth luck. Yung heaven's luck natin, ito po yung bilog. Ang earth luck naman natin, ito yung square. Ibig sabihin, from the heaven, papunta sa family members, papunta sa bulsa, sa pocket, papunta sa bank account nyo. Posible na ma-enhance natin dyan ang good luck pagdating sa money at prosperity sa pera. Ayan, nandito naman tayo sa kitchen area ni Coco Martin. Ha? Sa kitchen area nakikita natin, wala naman nakit na pansin dito na feng shui error. Importante ha, dito sa bahay ni Coco Martin, yung kanyang kitchen, well-lighted. Ang ganda po ng pagpasok ng sun, papasok sa kanyang kitchen, lucky or swerte yan, well-lighted, may glass and doors po, pasok aliwanag ng sun. This signifies every day, may good news, may good fortune. At ang kitchen is where natin binibuild ang prosperity, ang wealth of pera natin. Food kasi in feng shui ay tinatawag natin wealth or money. Kitchen is saan natin pinoproduce o saan tayo gumagawa ng food o ng pera natin. So maayos, malinis, maganda o magandang feng shui ng kitchen would signifies yung mga deals natin ay nagiging maayos at nagka-close natin na maayos. Ang
din yan, parang makapag-inspire ka na parang may galing ka sa wala. Pag nagpursige ka at yung determination mo talaga na